Hi guys! Welcome back to another vlog. So sa vlog na to, sasagutin na natin lahat ng katanungan nyo about Thailand. Nag-post ako sa Facebook story and IG story and nagsabi ako doon na magagawa nga tayo ng Q&A vlog for Thailand and marami-rami din sa inyo ang nag-submit ng mga questions. So without further ado, simulan na natin. Ang dami pa lang nag-send ng questions guys. So, you know... Ngayon ko lang napansin na ganito pala kadami. Anyway, sige. Let's try to answer as much as we can. First question from Eske Estrada. Hi sir, paas lang po sana ako. Requirements coming back to PH. Do we need to undergo PCR? So, ang ruling ng Philippines, kailangan fully vaccinated ka with one booster shot para wala ka ng PCR test na kailangan isubmit. Kung wala kang booster shot, fully vax lang, kailangan mo pa rin mag-submit ng RT-PCR or antigen test. Next question from Lloyd the Magpayo. Saan ka mas nag-enjoy? Sa Singapore or Bangkok? Both. Special lang Singapore kasi di ba ang saya-saya kasama ko si Papa. And Bangkok special din kasi super ganda and I'm super happy. So, both talaga. Question from In Between Worlds 2022. Love your vlogs. How different is traveling solo versus traveling with your dad? Sa SG/friends in Bora. Well, both ay masaya. Number one kasi pag solo, you have your own time, you have your own pace. And ang sarap talaga sa feeling na you're free to do whatever you want to do. And hawak mo lang talaga yung oras mo. And hindi ka nakadepende sa iba. Tsaka iba yung adrenaline talaga pag solo. Siyempre, iba rin mag-travel kasama yung parents mo. Kasi masarap din sa feeling na napaparanas mo sa kanila yung mga gusto mong iparanas sa kanila. Kasi diba dati, nabanggit ko yata yun sa mga previous vlogs ko, no? Lalo sa mga international trips na gusto ko naman talaga isama yung parents ko. Kasi nga, alam ko yung feeling, ang saya mag-travel internationally and gusto ko ma-experience nila yun. Ayan, magkakaibang saya talaga. Next question from Christine Lo 21. Saan po mas worth it mag-travel, Singapore or Thailand? Well, sinabi ko na yan kanina, both. So kung mag-travel kayo in Singapore, make sure to visit Bangkok as well. Question from Abby Roses. Do you feel safe po sa travel niyo sa Thailand? Yes, I really felt very safe sa Thailand. Lalo yung pinagsiyahan kong area, ang ganda ng neighborhood, di ba? And kahit nung nagko-commute ako, I really felt safe. Question from Belia Jessa. Magkano dapat ang budget nyo when you go to Thailand? How much po nagastos nyo po all in all? Ito, marami akong nakitang questions about budget, guys. Gagawa tayo ng separate vlog about the budget and itinerary tulad nung ginawa natin sa Singapore. Para at least, isahang tingin na lang kayo. Magkano yung budget na ginastos ko and ano-ano yung mga pinuntahan ko sa isang itinerary and budget vlog na lang. Jel Gueco, travel requirements. Yung travel requirements naman, na-share ko na yan doon sa ating unang-unang Thailand vlog. Yung let's go to Thailand na vlog. Ayan. Question from Abby Uy. If you have only one option to go back to Thailand or Singapore. Grabe, hindi ko talaga masasagot to. Pasensya na kasi I super love both talaga. Question from Lex Go With Me. Best SIM card to use in Thailand. I use DTAC. Kasi ang alam ko yun din ang ginamit ko before. And hindi talaga ako nagka-problema guys. Never ako nag-run out of data. Mabilis na mabilis yung data kahit sa ang part man ako ng Thailand pumunta. Napakabilis ng data talaga. Although, nung nandun ako sa Bangkok, napansin ko yung AIS na telecom company. Ang dami niyang advertisement. Tapos, star-studded. Di ba pinapakita ko yun? Ang dami nilang mga Thai actors na kinuha para mag-promote ng kanilang SIM card. So, mukhang okay din ang AIS. I'm not that sure kasi hindi ko na-try. Christine Lo 21, not a question pero sobrang nakaaliw kang panoorin lalo pag mukbang. Thank you so much. Question from SWTCNTLLR. Sorry. Saan po the best mag-food trip? Super sarap mag-food trip guys sa Platinum and Pratunam area. Actually lahat. Platinum and Pratunam, ang sasarap ng mga pagkain. Central World, ang sasarap. Although sa Central World, medyo mas pricier lang. Tapos, Chatuchak Market. Ang sarap mag-food trip kasi somehow chaotic, di ba? And then, Khaosan Road. Marami ding mga makakainan sa Khaosan Road. Question from Mara Belsky. Hi JM, regarding Grab Bike, hindi naman siya challenging in terms of safety. Well, I could not say na hindi siya challenging. Ride at your own risk, no? Kasi may risk naman talaga eh. Mag-grab bike ka, sasakay ka ng motor, and sumisingit-singit yan sa mga sasakyan. Although, traffic naman kasi sa Bangkok, so most of the time, mabagal lang din naman yan magpatakbo. Unless sa highway dadaan na mabilis, yun lang ang may ipapayo ko. Ride at your own risk. Question from _Bailey.
How is it traveling alone in Bangkok? Well, Bangkok is very, very, very friendly pagdating sa mga solo travelers. As in, pag pumunta ka sa Khao San Road lalo and sa mga Soi areas, ang dami-daming mga dormitory types na mga hotels and hostels na talagang designed for solo travelers. Yung mga kainan talaga, hindi ka mamamahalan kasi nga, ang mumura talaga kahit mag-isa ka lang, kaya-kaya mong kumain ng mga full meals doon. Question from Cian po ito. Tips po para iwas scam lalo na sa mga bagong tourists. Thanks po, by the way, salamat sa SG Vlog. Nabanggit ko yan no, sa ating Grand Palace Vlog na maraming nagsiscam doon sa labas. So ang tip ko lang, do your research. Napakita ko naman sa vlog kung saan kayo papasok. I-research nyo rin sa internet kasi may website naman yung Grand Palace. Nakalagay naman doon siguro kung magko-close yung Grand Palace o hindi talaga, di ba? So, ayun, kailangan lang talagang mag-research and huwag kayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Question from Noel.Abranica08. May pasalubong po ba kami? Joke. Hahaha. Actually, need ko na nga naisip na sana pala bumili ko ng mga pang-giveaway, no? May nag-DM lang sa akin na isang viewer na sana daw pala nagpa-giveaway ako kasi diba, binlog ko yung bomb ng Thailand na super sarap, ganyan, dami kong binili. Late ko na na-realize, guys. So, sa susunod na magta-travel tayo, ayan, try natin magpa-giveaway. Question from Awid06, were there any places or tours that you missed to go to or do that you would recommend? Yes, meron. Yung Ayutthaya Day Tour. Saklok din siya. Para lang siyang yung binuko na floating market. So, yun naman, Ayutthaya Day Tour. Sasakay din kayo dun sa meet-up point. Tapos dadalhin kayo sa Ayutthaya. Maganda yung Ayutthaya, guys, kasi ancient city siya. Tapos ang ganda ng mga structure, ganyan. Tapos yung Buddha head na nakaipit dun sa tree. And then masarap din mag-food trip doon kasi meron silang isang street doon na parang street food market din. Sulit na sulit. Hindi lang natin siya naisama sa Bangkok itinerary natin kasi I had to choose only one activity dahil hindi nakakayanin schedule pag dalawa yung nakuha ko. Question from Erica Hapitan, what's your top 5 foods to try in Thailand? Aside from mango sticky rice and pad thai, naisip ko nga agad mango sticky rice eh. Number 1, you must try yung Thai green curry. Although, maaring hindi lahat nun ay masarapan, pero ako, sarap na sarap talaga. Number 2, you must try the pork skewer, yung super lambot na pork skewer. May option yun na yun lang or pwedeng may cheese. Tapos, number 3, coconut. Napakasarap ng buko, guys. May mga nag-comment nga eh. Sabi niya, Jem, pag nakakita ko ng coconut, ikaw naaalala ko. Napakasarap talaga ng buko sa Thailand. 4th is the tom yum soup. Guys, itry nyo yun. Napakasarap din nun. And then 5th, yung namtok na pork noodle. Yung namtok with everything. Yung may pig blood. Tapos, may mga everything na mga meat doon. Sobrang sarap nun. Question from Joy Banyas 12. Saan mas madali ang commute, Thailand or SG? I can say na mas madali ang Thailand kasi nadalian ako sa Grab bike. But I would say na mas efficient ang commute sa Singapore. Mas madali ka makakarating sa pupuntahan mo using the local transportation, mapa-bus, mapa-MRT. Sobrang dali. Hindi ka guys sa Thailand, yes, nadadalian ako kasi nag-Grab bike ako. Pero kung magko-commute ako doon ng taxi, bus, or BTS Skytrain, mas matagal ka makakapunta sa pupuntahan mo. Question from Pete Verds, what's special po with the Arabica coffee? Or it's all about the hype lang talaga? May hype ba ang Arabica? Di ko lang alam ha, pero masarap kasi talaga ang Arabica, guys. Ako as a coffee lover, I really love yung timpla ng kape ng Arabica. Sobrang-sobrang sarap nung Spanish latte nila, nung mocha nila. And yung lasa na yun, hindi mo kasi siya matitikman sa ibang coffee shop eh. So, talagang masarap talaga. Question from Janie XYZ, efficient ba ang subway system in Thailand? Sorry, hindi ko na-try ang subway ng Thailand kasi puro ako BTS and Grab bike. Question from Henry Mangoba, nag-over baggage po ba kayo sa airport at ang dami niyo pong binili ng essential oil? Actually, yes, hindi ko pa kasi na-upload yung ating pauwi. Pero sumobra ako, guys. Hindi ko lang alam kung ilan yung sinobra ko. Pero panoorin nyo yung vlog natin from Thailand to Manila. Makikita nyo dun yung sinobra ko sa bagahe. Question again from Henry_Mangoba. Pinaka-favorite nyo pong napuntahan sa Thailand? Ang hirap naman ito kasi lahat ang saya talaga ng experience, no? For me, everything, every place is worth to visit. Favorite food po except buko juice.
Thai green curry. Yan, super favorite ko yan. Question from Lindon Lozada. Anong araw magandang punta ng GMM Grammy para makita ang BL stars? Sorry, hindi ako sure. Hindi ko kasi siya naisama sa itinerary ko. So, sa sunod na babalik tayo ng Bangkok, ayan, isasama natin yung GMM TV. Question from GWNTHM. May vlog po ba pa uwi from Thailand? Thank you, Kuya JM. Yes, meron akong vlog nun, guys. I-upload natin yan. Or baka by the time na in-upload ko tong Q&A, na-upload na yung Thailand vlog natin pa uwi. Question from Ams underscore Francisco. Malapit lang ba sa Khaosan Road ang picnic hotel? I would not say na malapit siya. Kasi yung picnic hotel is sa Rangnam area. Rangnam is malapit sa Pratunam and Platinum and Central World area and Siam. Yung Khaosan Road kasi doon-doon pa medyo. Ang malapit dyan yung mga Grand Palace, Wat Arun, yung mga ganyan. Question from Ney Roque, ano ang dapat iwasan when traveling BKK? Siguro yung scams lang talaga doon sa mga touristy area. Mag-iingat lang talaga doon. Though I'm not saying ha, hindi ko naman nila lahat, pero meron mga nagsascam talaga. So ingat-ingat lang. Question from GWNTHM, may chance po ba na makita yung mga Thai actors randomly? Example, malls, resto, etc. May na-meet po ba kayo? Wala, pero marami silang kamuka. Pag ganyan, mahirap naman talaga silang makita kasi syempre mga artista yan and hindi naman sila basta-bastang nagmumall lang, ganyan. I'm not discouraging everyone, ha? I'm just being practical. Para ka lang nasa Pilipinas na si Ann Curtis hindi mo basta-basta makikita sa Divisoria or sa LRT, ganon. Ganon din. For me, Karagani, top 3 recommended food to eat in Thailand. Thai green curry, coconut, mango sticky rice. Ang dami. Question from Abby Gulo. Yun bang river sa floating market may amoy? Haha, I mean, mabaho ba siya or sakto lang? Amoy baha? Char! Hindi, wala. Wala siyang amoy, guys. Question from Carla Lalala. Have you tried visiting Donki? Others said that the items are almost the same from Japan. Actually, I was not able to visit Donki. Kasama yan sa itinerary ko nung nag-Central World tayo. Kaso naipit na nga tayo doon dahil nasarapan tayo sa area. Hindi na tayo nakapunta ng MBK. Yung Donki kasi is located sa MBK. So, next time na lang. Question from Chelsea underscore SDB. May natry po ba kayo na Michelin star resto? Nagtry ako ng mga Michelin guide restaurants and pinagsama-sama ko yun sa isang vlog. Question from Andrea Poras. Saan na po yung pictures niya sa Mahanakon? Can we bring food po ba doon? Punta ka lang sa Instagram ko. And ang alam ko, bawal magdala ng pagkain. Meron silang bar doon sa taas. Question from Kat Castaneda. Ano yung difference ng budget mo for Singapore and Thailand? Malaki. Of course, kasi sa Singapore, kasama ko si Papa, di ba? Pero, ang laki talaga nung layo nung gasto sa Singapore versus sa Thailand, sobrang mas mura talaga sa Thailand kesa sa Singapore. Chelsea underscore SDB, pwede pa po pakidescribe yung lasa ng green Thai curry na curious sa Ipica scent oil. O hindi talaga siya lasang Ipica scent oil, hindi ko lang ma-describe talaga yung lasa niya. Ang hirap kasi i-describe, pero super sarap, guys. Question from Ryan Niel Peralta. Hi JM, what's your favorite part of the tour? Pa-shoutout na din po, Kapon Kap. Hirap talaga ako mamili ng mga favorites, no? Mapapansin nyo siguro yan sa mga questions ninyo. Laging sagot ko ay laging generic. Na parang pare-parehas. Both are my favorites, kanyan. Kasi nga, ababaw ko lang talaga na lahat ng napupuntahan ko ay masaya naman talaga ako. Question from Gigi.Hadid. Were you comfortable not wearing a helmet when riding grab bike? Well, I would not say that I'm comfortable. Pero, pag nandyan na, o sige, sakay na. Although, I would not advise this. Kapag sasakay kayo ng grab bike, guys, tanong nyo kung may helmet. No? Pero, I'm not sure kung lahat sila meron. Question from Justin Day. Nakapunta ka na po ng Chiang Mai? Not yet, pero plano ko yung puntahan next time. Mproings 12, not a Thailand question, but are you considering to travel sa Korea someday? Of course! I really, really want to go to Korea. Question from main.pb, best food in Bangkok? Ito na naman. Nahihirapan talaga ako mga best, number one, top, ganyan. Doubt talaga guys, masarap. Coconut, mango sticky rice, pad thai, Thai green curry. Super sarap yan natin. Question from clef.45, is Icon Siam the green belt of Thailand? Somehow, oo. Pero halo siya eh. Isa siyang malaking mall. Ang daming mga high-end brands. Meron din namang mga mid. So, halo talaga siya. Question from Pia Karuska. Hi Kuya JM, may damage deposit po ba yung hotel niyo sa Thailand? Wala. Question from Abigail underscore Ada08. Hi, bakit po
di kayo nagpunta sa Phuket or other cities. Well, wala ako masyadong time, kaya focus muna sa Bangkok. Ano po recommend nyo sa sasakyan going to temples, Grab Bike or BTS? Well, ang pinakita ko kasi talaga is the cost-effective way, yung magbi-BTS tapos mag-boot. So, pwede naman kayong mag-Grab Bike para mas mabilis. Question from Pia Karuska again, have you been to their Chinatown? Marami daw pong mula makakainan doon. Actually, kasama dito sa plano ko, pero hindi ko siya napuntahan, guys. Gusto ko sana bumili ng gold doon, kaso yun nga, hindi kinaya. Kaya, next time na lang. Question from Pia Karuska, ano po advisable time pumunta sa Chatuchak Market po? Yung di maraming tao na. I would advise na morning talaga pumunta, kasi ang daming mabibili doon. So, at least, marami kayong time na maglibot-libot. Question from Tatap Nilos, hindi ba need mag-helmet pag nag-grab bike? Hindi ko alam ang rules nila no pagdating doon. Pero karamihan sa mga nasakyan kong grab bike, walang helmet. Then again, safety first. So kung kayo, mag-ask kayo ng helmet, guys. From It's Me, Riffy, it's not a question, but I'm looking forward sa mga new travel vlogs mo po. Thank you! Shidan, if budget is not a restriction, which hotel will you stay at? Love your vids. I'd rather stay at Novotel, Bangkok. Andun kasi siya banda sa may Central World Platinum Pratunam area. So, ayun. Question from Sierra Blush. Pwede po ba magdala ng cup noodles and junk foods on check-in baggage pabalik ng PH? Junk foods, yes. Cup noodles, I guess pwede naman. Question from Space Robin 08. If you'll go back to Thailand and Bangkok is not an option, where would you want to go? I would go to Chiang Mai and Chiang Rai. Question from Real Stay Kido, tips para di ma-diarrhea due to BKK food and drinks. Eat at your own risk din talaga. Pero better kung magdadala kayo ng mga gamot, ganyan. Question from Rina Renya, nakapunta ka na ba sa GMM Grammy? I really enjoyed your Thailand vlogs. Hindi pa, but I really want to go. Yung mga food ba sa mga market like Chatuchak, clean naman sila, especially yung drinks. Well, hindi ko alam, pero mukha namang malinis. And masarap. Question from Eyes Remokilio, safe po ba and kid-friendly? Yes, safe na safe ang bangko. Question from Taguan Pong, hello JM, any tips for those who want to get over the fear of traveling alone? Oh, well, ang may bibigay kong tip, take baby steps, no? Mag-try ka muna ng malalapit lang and yung may ikling travel lang. Kasi you really have to take the first step to conquer the fear. Kasi kung hindi, wala. Hindi mo siya makoconquer. So, baby steps muna. Tapos, magpo-progress yan ng magpo-progress. Question from Arielski, where did you exchange your currency? Hindi ako nagpapalit. Nag-withdraw ako ng pera pagdating ko sa Bangkok Airport. Nasa unang Thailand vlog natin yan, yung papunta tayo from Manila to Bangkok. Question from May and 04, is Chatuchak better or Pratunam? Yung Chatuchak kasi, ang dami talaga eh. So, parang you have all the choices. Kung anong isipin mong bilhin, baka meron doon. Yung Pratunam kasi parang nakita ko siya as puro ladies na mga damit. So, parang puro women's clothes. Pero yung Chatuchak, everything is there. Question from Nian Loxin, tips on finding a good, accessible, and affordable accommodation in Thailand. Well, ang ginagawa ko lang naman kasi is nag-search ako sa Agoda. Tapos usually, fini-filter or sinusort ko lang yan ng best match or top guest ratings. Tapos, once nakakita ako or nakapili ako doon, magsisearch ako sa Google. Tinitignan ko yung neighborhood, tinitignan ko malapit ba siya sa BTS, malapit ba siya sa attraction. Question from Christine D. Rate Thai Mango, 1 to 1 million. 1M! Sobrang sarap talaga ng mangga sa Thailand, guys. From end underscore G underscore shares, not a question, but the moment I saw your vid, immediately, I booked mine. Wow, saya naman. Sama naman. Ito, question from Oye Munson. What's in your daily Anello bag? Laging malaki bag ko pag traveling, so would love some tips, please. Thanks. Ang nasa Anello bag ko lang, sana pala nag-what's in my bag tayo, no? Passport, tapos yung wallet. Yung isang wallet ko na pang-currency nung bansa na yon. Kasi dalawa yung wallet ko. Yung isa, nandun yung mga cards. Tapos yung pangalawa, nandun yung mga currency nung bansang pinuntahan. Tapos, camera and extra battery. Tapos yung dalawang phones ko. At saka yung isang ano ko pala, isang selfie tripod ko pala for the phone. So, yun lang naman ang laman.
Question from Sen06, hindi po ba mahirap makipag-communicate since di po yata sila sanay sa English? Well, actually may challenge talaga. Ang ginagawa ko yung ano, yung mga keywords lang yung sasabihin mo. Yung kagaya ng ginawa ko sa Icon Siam, yung spread, ganun, para mas mabilis lang naintindihan. Parang, I eat this, yung mga ganun. Yung instead na sasabihin mong, should I eat this? Is this good? Is this what? Ganyan. Sabihin mo lang, eat this, yung mga ganun. So, keyword is the key. Question from KKK Crabs. Exotic foods you have eaten in Thailand. Actually, I was planning to make a vlog about the exotic foods doon sa Khao San Road. Pinlano ko talaga yun. Sabi ko, si separate vlog ko sana. Kaso guys, ang unang-una ko nakita is the scorpion and yung malaking ipis. So, umatras ako. Sabi ko, hindi ko pala kaya. So, yun. Hindi ko siya nagawa. Question from NNNGSNDM. Are you sponsored by Klook? By the way, me and my fiancé watch your Thailand vlog. Safe travels. No, I just really love Klook dahil sobrang convenient niya. Pero Klook, baka naman. Question from Mika Sad H. Strong po ba wifi sa Thailand? Planning to go there for workcation from home ako. Yes, malakas ang internet sa Thailand guys. Question from IMCoach_A. May ginagamit po ba kayong pantimbang while on travel para di ma-overbaggage? Yes. Napakita ko na yun yata sa previous vlog ko. Yung maliit lang siyang portable, tas igaganon mo lang siya. Question from Hillary, JYSXY. Sobrang worth it po ba ng pag-travel sa Thailand? In terms po, in people and country itself, yes. Definitely worth it. Ayan, sabi ni Weaker Moss. Hi JM, enjoy your BKK vlogs. Every time we see a coconut, ikaw naalala namin. Question from Lady Minaline. Direction or best way to reach J5? And tips para makadine in agad. Well, ang ginawa ko kasi is nag-grab bike ako. So yun talaga ang pinakamadali. And tips para makadine in agad, punta kayo ng umaga. Like 6 a.m. levels, ganyan. Question from Jack090595. If we're given a chance to travel together, where would it be? Ang hirap naman sagutin ito. But I would say Korea, Japan, Taiwan, or Hong Kong. So either of that kasi yan yung parang gusto kong balikan din. Okay, last but not the least question. Pasensya na guys. Hindi ko naman sagot yung ibang questions pa kasi baka humaba na yung vlog natin. Yung mga napili ko namang questions will answer majority of na naisend na questions. Last question from Iris MB. How much ang budget with all the eating without shopping? Siguro makikita nyo ito sa ating budget and itinerary vlog. Kasi pag gumawa naman ako na nakahiwalay yung food, nakahiwalay yung shopping, nakahiwalay yung pasalubong and all. Alright, sakto na ubus natin yung chicken nuggets and fries. Sa isang upuan na yon. So, time to end the vlog. Sana nag-enjoy kayo sa Q&A na ito, guys. And sana marami kayo napulot ng information about Thailand. So, end na natin itong vlog. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Before anything else, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankish on Facebook and JMSurning24 on Instagram. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!